Hello guys, welcome to our channel. So guys, na-testing na natin at nakuha na natin ang fuel consumption ng ating Suzuki APV sa City Drive, which is, sabi ko nga, ay 6 to 8 kilometers per liter. So ngayon guys, meron naman tayong gagawin. Ito naman yung pure expressway mula dito sa Santa Rita exit going to Santa Ines. Kukunin natin yung fuel consumption. So guys, ang aking speed ay nasa 80. I-maintain ko sa 80 to 100 kph. At pagdating ko sa dulo sa Santa Ines, magpapa full tank ulit ako, automatic. Guys, andito ako sa Sea Oil. Dito ako nagpa-full tank. So, ang gagawin natin ulit ay gagamit tayo ng fuel log. So, full tank method ang aking ginamit. So, tingnan natin ang actual fuel consumption ng ating Suzuki APV sa expressway na ang speed na ating gagamitin ay within 80 to 100 kph. So guys, andito na kami ngayon sa NLEX. Sarap talaga, masasabi ko, sarap talaga gamitin ang APV. Oh, lalo sa long drive. Oh. Very smooth. Kita mo lahat, ang taas ng sasakyan natin at kita mo lahat. Feeling safe tayo sa ating APV guys. Ito, tumatakbo ko ngayon ng 90 kph. Luwag dito sa NLEX. So guys, sulit ang pagkakaroon ng APV na sasakyan. Sarap gamitin, no? So, abe, relax na relax ako dito. Sarap. Compare sa mga na-drive kong sasakyan. Marami na ako na-drive na sasakyan. Pero dito ako mas comfort gamitin itong GLX na Suzuki APV. So guys, tara. Samahan nyo kami mag-drive at kunin natin ang fuel consumption ng APV sa expressway. Tara guys. So guys, titignan natin kung ano yung mga vary speed at revolution per minute sa 80, 90 at 100 kph. So ngayon, ang takbo natin ay 80. Sa 80, meron tayong 2,800 RPM. So, ano ba yung RPM? Revolution per minute. Sa 80 yan, no? Mataas yan. Kaya may kalakasan ng konti ang ating sasakyan dahil mataas ang ating revolution per minute. Kapag mas mataas ang revolution per minute, ibig sabihin, more fuel ang kinakain ng ating sasakyan. Kung mas mababa ang RPM, mas fuel efficient ang ating sasakyan. So, kunin naman natin sa 90 kph. Sa 90 kph, meron tayong 3,100. 100 kph ang ating takbo, ang ating RPM o revolution per minute ay nasa 3,500. Hello guys. So, guys, andito na ako sa Santa Ines sa dulo. So, may nakita kagad ako, unang Petron. So, magpapa full tank method ako. Ang natakbo ko ay 57.4. Titignan natin ngayon yung ating fuel consumption. Yan, ewan ko kung ilan litro lang makakarga na ito. Dahil halos walang bawas ang aking gas. So, guys, so, walang bawas. Kinakargahan ngayon. Yung pagliko mo sa Santa Ines, sa dulo, meron ka agad na Petron. So guys, enter na natin ang data. Kunin natin ang last odometer natin. 26,914. Total cost 222.42. Liters na nakarga is 4.98.
Pindutin natin thankful. At ito ang result. Ating fuel consumption. So, base dito sa ating fuel lag, ating APB sa speed na 80 to 100 kph along expressway ay nakapagtala ng 11.43 kilometer per liter. Aircon on yun. So, yan, matipid yan guys. So guys, kunin natin ang ating average speed mula Santa Ynez hanggang Santa Rita. May formula iyon. So, gagamit ako ng calculator para makompute speed para makuha natin ating average speed. So, yung ating distance ay 57.4. Didivide natin distance divided by R. So, 43 minutes ko nakuha yung Santa Rita to Santa Ynez. So, na-convert ko na siya sa R, yung 43 minutes. So, 0.7167. So, ang ating average speed mula Santa Ynez hanggang Santa Rita ay 80 kilometer per hour. So, yan ang aking average speed. Meron kasing ang maximum speed ko dyan, guys, ay nasa 100 at ang loco is 80. May mga instance kasi, guys, na tayo ay nag-i-slow down along expressway. So, bumababa ang ating speed. Kagaya nito sa Candaba Bridge, meron dyan, sa southbound ay merong ginagawa. So, sa pa-southbound ay may pa-counterflow ang mga malalaking sasakyan, bus at truck. So, sa Candaba Bridge ay nagkaroon ng mahaba akong slowdown. Hindi tayo pwede magmabilis doon. Pero after nung Candaba Bridge ay bumalik tayo ulit sa speed natin na 80 to 100 kph. Kaya bumaba ang ating average speed sa ating computation. Pero guys, napakatipid na yung ating APB sa 11.43 kilometer na fuel consumption along expressway sa bilis na 80 to 100 kph. No. Okay na to. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Abangan nyo guys, yung sa akin pag-uwi ay gagawin ko naman maximum speed ko sa expressway ay 80 kph. At sigurado ako mas magiging maganda ang result ng ating fuel consumption kung ang ating maximum speed sa expressway ay 80 kph. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po.